kaibigan. Ito po pala ang Samsung Galaxy A02S. Samsung Galaxy A02S. Pag binuksan nyo is Samsung Galaxy A02S. Ang problema nito mga kaibigan is merong FRP. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-unlock ng FRP gamit ang Hydra tool. Pero mas mainam na tignan nyo yung whole video para tama yung kalalabasan. Che-check ko po muna kung anong binary po ito. Kikita nyo ito mga kaibigan. Kinonect ko sa wifi ano. Connected ako sa wifi. Kasi nireset to nila. Pag reset nyo sa Samsung, meron yung FRP lock. Walang skip button. Kaya iche-check natin mga kaibigan. Saksak lang natin yung Type-C. Kasi Type-C naman yan. Type-C. Wait lang mga kaibigan. Iyan po mga kaibigan. Dapat, remember, naka-connect tayo. Open natin yung FRP tool ko na para malaman natin kung anong binary. Ito po pala yung misis ko at tsaka ako. Mrs. Cleopatra at tsaka si husband na cute at maganda na wife. Si James Walter. Punta muna ako dito mga kaibigan para malaman ko lang kung anong klase ito. Itong Easy Samsung FRP Tool. Pag wala kayong Hydra Tool mga kaibigan, hindi nyo ito mabubuksan. Para sa mga technician na katulad ko, kailangan namin ng mga Hydra Tool. Ito po yung solusyon. Ano ito po? Easy Samsung FRP Tool 2020 version 1. Bypass FRP. Pindutin ko muna, tapos okay. Tapos may lalabas yan. Tingnan nyo ng mabuti. Yung dito, nakalagay, ito yung nasa likod nyan. SM or ang nakalagay lang is A025F. May slash DS yan sya. Kung makikita natin mga kaibigan, 1, 2, 3, 4, 5, ikalima, U2, binary 2. Binary po, binary 2 mga kaibigan. Launching browser event. Browser event failed. Failed yung akin. Kaya kailangan ko ng Hydra tool. Ito. Buksan lang po natin yung Hydra tool natin. Yan po yung misis ko. Ako to. Maganda talaga misis ko. Ito mga kaibigan. Tingnan natin. Buksan natin yung Qualcomm. Ito, Qualcomm module. Pero dapat nakasaksak yung Hydra tool niya. O, check natin. Open natin. Tayo lang po tayo ng sandali. Yun. Ito, kikita nyo to. Hydra Tool Qualcomm version 1.03 build 7. Ang brand nya is naka-auto lang mga kaibigan. Okay na yun, naka-auto lang. Dayon. Ay, pagkatapos, pindutin natin itong Samsung. May lalabas yan na format factory reset, flash mode yan. Pero ang gagawin natin mga kaibigan is boot info. Oh, boot info lang tayo mga kaibigan. Una sa lahat, kailangan natin buksan yung likod nito. Shutdown natin, i-off natin, at saka buksan natin likod para sa test point. Wait lang mga kaibigan. Ito na yung likod mga kaibigan. Ito yung ite-test point natin. Kita nyo itong tatlong camera. 1, 2, 3. Meron yung dalawang bilog na nandyan sa gilid. Una, tanggalin natin yung battery. Ito yung connection ng battery. Tatalanggalin natin. Ayun. Yun, wala na mga kaibigan. Tanggal na. Tapos, ang gawin natin, i-remember natin mga kaibigan na Hydra Qualcomm tool, naka-auto lang yan. Tapos, remember natin sa Samsung mga kaibigan ha, sa Samsung naka-safe mode naman yan. Boot info lang natin mga kaibigan. Before natin pindutin yung boot info, kailangan natin punta dito sa this PC. Right click nyo, tapos manage.
Tapos, device manager. Yun, dito natin malalaman mga kaibigan dito sa dito. Malalaman natin pag nakakonect na siya. Tingnan nyo mga kaibigan ha. O, tingnan nyo ha. Itutusok ko muna. Ito mga kaibigan. Before ko itutusok itong USB. Kasi sinutdown ko naman. Tinanggal kong battery. Test point natin. Before ko ito itutusok. Test point muna natin mga kaibigan. Pindutin natin. Ito. Ito ha. Tapos bago ko itutusok yung battery. Pero dapat hindi nakasaksak yung battery. Ayan. Wait lang mga kaibigan na. Itutusok ko. Mahirap maghawak ng dalawang yun. I-pause ko sandali mga kaibigan. Para matusok ko ito. Para i-test ko. Tapos tutusokin ko ito. Dali lang mga kaibigan. Ito na yung resulta mga kaibigan. Tinusok ko na ha. Pero una ko tinest point ito. Dalawa. May tweezer. Nakadikit ang tweezer. Nakaremove ang battery. Nakadikit ang tweezer. Tapos saksak ang USB. Ngayon, tingnan nyo ito mga kaibigan. Itong nakalagay dito, port sa baba. Titignan natin pag nag-connect. Ayun, Qualcomm. Lumabas na. Kaya punta na tayo dito. Okay na yun mga kaibigan. Tinusok. Hindi nakasaksak ang battery. Okay mga kaibigan. Dito na tayo. Ayun yung sinabi ko na ganito. Nakalagay yun sa Samsung. Pero boot info lang mga kaibigan. Tingnan nyo ha. Pindutin ko yung boot info. Ayun. Tatakbo na yan. Ayun. Tumakbo. Boot info. O yun. O yung nakalagay dito. Failed to read information from phone. Okay lang yan mga kaibigan. Punta lang kayo dito. Format. Itong format. Pindutin nyo yan. Punta kayo sa factory reset protection account. Yun. Ayan na yan mga kaibigan. No? FRP remove flash mode. I-auto reboot nyo. Yun. Yun mga kaibigan. Pindutin lang natin itong auto reboot. Yun. Tapos, execute. Yes. Mga kaibigan, ang nakalagay dito, failed pa rin to read information from phone. Tama. Pero kung titingnan nyo yung sa service, yung support ng ito, tingnan nyo mga kaibigan, remove ang FRP 0 wipe, okay. Remove ang FRP 0 wipe, okay. Okay na mga kaibigan. Wala nang problema. Ganun lang ka-easy. Kaya babalik na ako dito. Ang gagawin ko, tatanggalin ko ng USB. Ito. Tapos, ibabalik ko na ang battery. Padikit natin yung battery mga kaibigan. Ay, mahirap man. Hindi ko mabalance habang nagbibideo mga kaibigan. Wait lang. Tingnan natin na kung anong nangyayari. Yun, kadikit na mga kaibigan. Ngayon, i-on ko mga kaibigan. I-on ko. Wait lang. Yun mga kaibigan, ka-on na. Tingnan nyo na mabuti. Done yan mga kaibigan ha. Kahit failed dyan sa taas, hindi yan failed. O, nakikita nyo na, removing FRP, okay. Tingnan nyo mga kaibigan. Sa mga nagustuhan yung yun ko, yung video ko, kahit hindi ako professional mag-video, pasensya na kayo mga kaibigan. Kasi hindi ako marunong mag-edit yung mga Kinemaster, mga ganyan. Pasensya na kayo. Kasi technician na ako ng cellphone. Kaya ko lang video-video. Support nyo lang ako sa YouTube channel namin. Thank you. Ano po? O, tingnan nyo mga kaibigan. Subukan natin. Start. Yan. Kaso yun. Yan. Yan. Next. Sana po mag-subscribe kayo. Tingnan nyo lang ang full tutorial para walang para tama yung kalalabasan. Done na kasi yung dito. Oh. Ito nyo to. Lagay nyo lang don't copy. You know? Don't copy mga kaibigan. Huwag nyo lang i-copy.
follow nyo lang ako sa yun namin YouTube channel para marami kayong matutunan. Yung mga kaya ko lang din, hindi ko rin mabibigay yung hindi ko kaya. Kikita niya yung mga kaibigan, meron na yung skip button. I remember nyo mga kaibigan, yung yun ko is binary 2. Ayun, skip oh. Ngayon mga kaibigan, oh, nakikita niyo na yun, meron na yung next button. To accept niyo lang. Oh, skip. Skip anyway. I-up nyo lang yung mga kaibigan. Okay. Sana po nakatulong ako kahit papaano sa mga co-technician ko. Sensya na po kayo. Hindi ako professional na nag-edit. Ito lang yung alam ko. Ayun. Next. Next. Uy, bakit tayo? Skip. Skip. Uy. May finish ko. Oh, yun ang mga kaibigan. Salamat sa pagtangkilik. Tingnan nga natin. Yung binary ko, kung tama ba yung lumabas sa computer. Yung nakalagay doon, you know. Yung Samsung. Tingnan natin. Ayun, about phone. Tingnan nyo mga kaibigan. Tama nga talaga. Ang, you know. A025F/DA or A02S. Tama nga talaga mga kaibigan. Software information. Yun. Kita nyo mga kaibigan, software information niya. Kita nyo, base ba note. Binary to mga kaibigan, o YouTube. Sana po nagustuhan nyo, kahit simple lang. Bye! Support my channel. Ang channel ko pala ay yung J ano ba yun? Jam NC. Jam NC. Salamat! Please subscribe. Hanggang dito na lang.